2 Timothy chapter 2. Salamat po sa mga kasama natin dyan sa kabila. Amen. Salamat po sa Diyos. Amen. Dyan sa kabilang gusali natin, no? Salamat sa Panginoon. In 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. And I'm going to preach simple message this morning in found in 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 20, 21, and 22. Yan. Basahin na lang natin ng sabay-sabay. And verse 20 muna hanggang 22. Okay, ready begin. But in a great house there are not only vessels of gold, of silver, but also wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good works. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of the pure heart. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God sa verses na aming nabasa. Banal Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan ngayon sa pamagitan ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod. I am nothing, O God, without your power, wisdom, and guidance. Ay wala po kaming magagawa ngayon, O Diyos, maliban na ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan. Kaya Banal Espiritu, patuloy mo kaming kausapin sa pamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Padalahan mo kami ng revival ngayong umaga muli mula sa inyong mga salita. Linisin mo aming puso, maging malinis na sidlan upang makadaloy ang inyong mga salita ngayong umaga sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon, at maging pakipakinabang ang mga salita ninyo na aming marinig at ma-apply namin, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya pagpalain po ang mga anak ninyo na kasama po namin ngayon sa pananambahan at mga kapatiran na maabot ng mensaheng ito, Panginoon. And dalangin ko, Diyos, kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi paligtas, kausapin mo, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mga salita, magligtas ka, O Diyos, sa mga kaluluwa ngayong umaga, Panginoon. Kaya Diyos, pagpalain mo po ang mensaheng mahayag ngayong umaga. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa umagang ito, sa magapon, ikaw lamang aming maluwalati at may taas ang dakilang pangalan. Whatever accomplished today, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, salamat sa Panginoon. Mapuno po tayo. And dito po sa ating binasa, sa verse 21. If a man, dito po ang title na minsan natin, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use. Meet for the master's use. Ibig sabihin ng meet for the master's use ay maging handa po tayo na gamitin ng Panginoon. And our subject for this morning that we are going to study is get ready for master's use. Get ready for master's use. Paano tayo, ano ang mga paghahanda para tayo magamit ng Diyos, no? Para tayo magamit ng Panginoon, no? Dito po sa ating binasa, no? Ito po ay isang halimbawa ni Apostol Pablo. Nalintulad niya ang isang simbahan, nalintulad niya sa isang tahanan, na isang malaking bahay na may iba't ibang mga kasangkapan, may iba't ibang mga gamit. Amen. Alam ko, ganun, merong kayong nakarelate po kayo, no, sa ating kwentong ito. Amen. Nasa bahay, pag napasok ka, marami pong mga nakadisplay dyan, no, mga gamit sa tahanan, no? May mga pichel, baso, kutsara, may eskaparati, may iba't iba pang gamit sa loob ng tahanan na yan. Amen. At ang mga kasangkapan na yan ay iba't iba. Mayroong yari sa ginto, no? May gintong kutsara, ganon. May pilak, may silver, mayroong yari sa kahoy, may mga eskaparati,
mayroong yari sa clay. Yan po, ano? Ito po, ang mga kasangkapan ay ginagamit po ito araw-araw. At ang sabi ng Biblia sa verse 21, if any man therefore purge himself from this, na ang mga kasangkapan ito ay dapat ay malinis, no? Dahil ginagamit ito araw-araw. Kailangan nakahanda ito magamit. Oo. Kasi minsan ang mga gamit ay nakadisplay lang. Oo, nakadisplay. Dapat magamit yan. Get, maging handa sa, na magagamit araw-araw. Yan po, nalintulad ni Pablo. Ang simbahan. Ang sabi ng verse 21, no? Sa simbahan, ang sabi niya, kung sino man ang lumalayo sa kasalanan ay mabibilang sa isang katulad ng kasangkapan na isang marangal, honor, marangal, no, ginagamit ng Diyos yan. Mabibilang siya na isang kasangkapan na isang pakipakinabang. Oo, yan. And, na yan po, nakita natin, prepare for the master's use. Nakatalaga sa paggamit. Handang gamitin ang kasangkapang ito. Ganon din sa ating Kristiyano. Maging handa tayong gamitin ng Panginoon. Get ready for the master's use. At laging handa. Amen. Unto good works. Amen. Good works. Ang gawain ng Diyos ay good works. Amen. At ang mga kasangkapang ito, no, natilintulad ni Apostol Pablo sa isang simbahan, the great house is the picture of the church. And the bezel, mga gamit, mga sisidlan, ano man yan, mga kasangkapan, bezel, ay isang larawan ng isang Kristiyano sa loob ng simbahan. At ang sabi ng Biblia, ang isang the bezel unto honor and some dishonor and some dishonor. Sabi ng verse 20. Ang sabi ng verse 20, and some to honor and some to dishonor. Ang ibig sabihin, ang mga kagamitan ay mayroong nagagamit na kagamitan, mayroong gamit na kagamit-gamit, at mayroon ding mga gamit na hindi na ginagamit. Yan po, ganun din ang sa simbahan. May mga Kristiyano na ginagamit ng Diyos, may mga Kristiyano na napakinabangan ng Diyos, at mayroong Kristiyano din na sa simbahan na hindi na ginagamit ng Diyos. O, nakadisplay lang. Isang kasangkapan na nakadisplay lang. Amen. At saan po tayo sa dalawang yan? Amen. Dapat ay isa tayong kasangkapan na ginagamit araw-araw. Amen. Natanda natin kapatid, no? Bilang Kristiyano, tayo ay niligtas ng Diyos para hindi lang pang-display. Katulad ng kasangkapan. Amen. Oh, katulad ng mga kasangkapan. Oh, ay may pag may bisita at saka nating ilalabas ang mga magagandang gamit. Oo. Ilinisin natin 'yan bago natin gamitin. Dapat ganoon, mga kapatid, no? Kaya tayo niligtas ng Panginoon para magamit sa kanyang gawain. Yan po ang purpose ng Diyos kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon, bakit tayo hanggang ngayon ay nandito sa simbahan, bakit tayo ay buhay pa rin ngayon, dahil katulad tayo ng isang kasangkapan na kagamit-gamit ng Diyos. Amen sa kanyang gawain. Yan po, no? Kaya nakakalungkot, amen, napaka-kinabangan tayo ng ating trabaho, ng sanlibutang ito, ng ating kumpanya sa trabaho, na kinabang sila sa atin. Pero hindi dapat ganun. Dapat mapakinabangan din tayo ng Diyos. Amen. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na wala tayong gagawin ng Diyos pagkatapos tayo naligtas. Amen. Yan po ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Hindi lang tayo patungo sa langit, kundi iniligtas tayo ng Diyos, kapatid, para magamit ng Panginoon. Hindi lang po ang kaligtasan para sa langit. Amen. Kasi hanggang ngayon, hindi naman tayo pinadala ng Diyos sa langit. Hindi, nandito pa tayo. Ibig sabihin, hanggang tayo sa langit, hindi pa graduation day nating kapatid, mayroong pang pinagawa ang Diyos sa ating buhay. Mayroong pa tayong gagawin para sa Panginoon, at huwag tayong papayag na wala tayong gagawin para sa Panginoon habang tayo nabubuhay. Amen?
Kaya tayo ay maihimingi pa ng Diyos, Panginoon, dagdagan mo pa ang maraming taon, ang aking buhay. Yan lagi natin pinagpipray kaarawan. Bakit kaya dagdagan ng Diyos ating buhay? Para tayo magamit pa ng Panginoon. Amen? Yan po, ano? Kaya yan ang nais ng Diyos. Ang sabi ng Bible, meet for the master's use. Sabi ng Biblia. Ang sabi dyan, saan sa... Yan, prepared. If any man therefore purge himself from this, he shall be vessel unto honor, sanctified to meet for the master's use. Meet for the master's use. And the word meet means ready. Required. Ano ang kailangan natin para tayo magamit ng Diyos? Mayroon tayong paghahanda. Amen. Ihanda natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kahit nga sa kumpanya, pag nag-apply ka sa trabaho, may paghanda. Amen? May paghanda, ihanda mo ang mga requirements. You need to meet the requirements. Mayroong paghanda. Maging sa paglilingkod sa Diyos, amen? Nakahanda rin tayo, may paghanda na dapat natin gawin. That's our subject today. Get ready for the master's use. How to get ready for the master's use? Paano nga? Amen. Paano tayo magamit ng Diyos sa kanyang ubasan? Amen. Paano ihanda natin ang ating sarili for the master's use? Amen. Our God is not only a Savior, our God is also a master. Our master of our life. Amen. Kaya mayroon siyang mga requirements. You need to meet these requirements. Amen. Yan po, no? Paano tayo maging handa para tayo kagamit-gamit sa Panginoon? How to get ready for the master's use. Amen. So, makita natin dito po sa verse na ito, pag-usapan natin. Amen. Usapan natin in verse 21. Dito na po tayo sa unang katotohanan kung paano tayo maging handa. Magamit ng Diyos. Ano ba ang katotohanan dyan na pwede tayong magamit ng Diyos? Sa verse 21. Sa unang praise ng salita ng Diyos sa verse 21. If a man, therefore, purge himself. Yan po ang una na requirements. Purge himself. Amen. Purge himself. Maging malinis. Yan. So number one, na upuntos natin kapatid. Ito po ang number one na kailanganin natin para tayo gagamit-gamit sa Panginoon. Amen. Maging ang ating mga gamit sa bahay, you know, ito ang kailangan natin para magamit natin. Amen. Number one, purify your heart. Purify your heart. The word purge means purify yourself. Purify your heart. Purge himself from this. Purified. Siguro may idea kayo sa purify your heart. Purify. Yan laging iniinom natin araw-araw. Purified water. Drinking water. May nakalagay dyan sa mineral water. Purified drinking water. Bago mo yan maging purified drinking water, marami po yung mga stages na dinadaanan. Meron po yung maraming proseso para mag-purified ang water. Ganun din sa buhay natin, kapatid. No? May proseso para tayo magamit ng Panginoon. No? Ang unang proseso ng Diyos para ikaw ay maging handa sa magamit ng Panginoon sa kanyang gawain, you need to purify your heart. Mayroon kang malinis na puso, malinis na buhay, kapatid. No? Purify. The word purify means free from moral guilt. Free from moral guilt. Amen. You are free from sin. Yun ang inawit namin kanina. Thank God, I am free. I am free from sin. We are purified heart. Purified heart. Ang puso natin dapat, kapatid, ay malinis. Pure heart. Amen. Pure heart. No? Dapat hindi tayo madaya ng ating mga puso. Amen. Kasi ang puso natin, pwede tayong dayain, sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked.
Sa nagsimula ang wicked, ang kasalanan, sa puso. Pupunta sa isip, mamaya gagawin mo na ang kasalanan. Kaya what we need is purify your heart. Purity. Oo. Purity. Dalisay na Kristiyano. Purity. Kaya ang tawag ng araw sa Baptist, Puritans. Puritans. Oo. Purity. Pure in doctrine. Yung katuruan natin ay pure. Because the word of God is pure. The words of the Lord are pure. Purified 7 times. Oo. Ganun ang buhay natin, kapatid. No, dapat purified, maging malinis tayo. Oh, hindi gagamit ang Diyos ng marumi. Ganon din, pangkapatid, sa mga gamit natin sa bahay, hindi ka gagamit ng maruming mga gamit sa bahay. Oo. Kailangan linisin mo na yan, kapatid, bago mo gamitin. Ganon din sa ating paglilingkod sa Panginoon, nais mo magamit ng Diyos, sabi ng Biblia, purge himself from this. Kailangan maging malinis tayo ang ating mga puso, kapatid. Purify your heart. Amen. Keep yourself pure. Yan. So that sin is consequences. No? Ay hindi mananahan sa puso natin. Tanda natin, at kasalanan ay mayroon yan consequence. Oo. Ang mga kasiyahan, oo. Ang kasalanan ay pangsamantala lamang ang ibibigay niya na kasiyahan. Amen? For a season, mga kapatid, pero ng matagal. Consequence. May consequence po yan, kapatid. Ang bawat kasalanan natin gagawin, may mga consequence. Kaya, do not get in the way of what God could not do in your life. Huwag kang papasok, huwag mong pasukin ang isang bagay, ang isang gagawin, ang isang desisyon na hindi makagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi ka magamit ng Diyos, kapatid. We need to purify our heart. Kailangan maging malinis ang ating puso, maging malinis ang ating konsensya. We are free from guilt. Amen. Kasi mahirap na tayo maglingkod sa Panginoon na mayroong kang guilt sa puso natin. No? Hindi makagawa ang Diyos sa buhay natin. At hindi tayo magamit ng Diyos. Effectively. Amen? Kaya kung purified heart tayo, kapatid, ay maging epektibo tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Ito po, maging handa tayo. We must have purified heart. No, sabi ng salita ng Diyos. Para tayo kagamit-gamit. No, sa ministry, you need to purify our heart. In verse 22, ang sabi dyan, last phrase, play unto you also, youthful lust. Yung gusto ng laman na ito ay kasalanan. But follow righteousness, faith, charity, peace, within that call on the Lord out of your heart. Amen? Pure heart. Yan po, malinis na puso dapat, kapatid. Yung sabihin, flee from youthful lust, ang sabi ng Biblia, pure heart. Paano tayo maging malinis ang ating mga puso? Flee from youthful lust. Amen. Huwag nating sundin ang gusto ng laman. Amen. Kasi ang gusto ng laman na ito, yung ating flesh na ito, ayaw ito magsimba. Amen. Kaya pipilitin mo ang flesh. Oo. Para gumising at magsimba. Amen. Kasi ayaw nito magsimba. Oh, lalo na pag-araw ng Sunday, yan. Oh, ayaw niya bumangon. Gagawa siya ng paraan, no? Tatamarin ka. Amen. Yan po, flee from also youthful lust. Ibig sabihin, flee, lumayo ka sa kasalanan. Amen. Huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Flee. Lumayo ka sa tukso. Amen. Lumayo ka sa tukso ng kasalanan para hindi ka matukso. Amen. Alam ba si iba? Si iba natukso. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kang lumapit dyan.
sa lugar, sa puno na pinagbabawal ko. Huwag kang lumapit dyan. Oo. Huwag mong kainin yan. May pinagbabawal ako dyan. At huwag kang lumapit dyan. Anong ginawa ni iba? Lumapit doon sa lugar at tinukso sa ni Satanas. Amen? Kawag nating pagbigyan si Satanas. Amen? Neither give place to the devil. In Ephesians chapter 5. No? Nandyan yan, makita natin. Huwag nating payagan si Satanas na tuksuin tayo. Amen? Kaya nahulog si iba sa kasalanan. Kasi nandoon siya. Oh, tinukso ni Satanas, kaya ang tao nahulog sa kasalanan. Kaya mayroong consequence. Anong consequence? Romans 5:12. For by one man's sin, all have sinned, and death pass upon all men. Sipin mo yan, kapatid, no? Yung kasalanan na yan, ano, nagpatukso. Ang anong consequence? Death sentence. Death sentence, amen. Kaya ang tao mamamatay. Namamatay. Whether we like it or not. Amen. Mayroong kamatayan na darating, kapatid. Dahil yan, dahil sa isa na nagkasala, ang lahat ay makasalanan na at lahat ng tao makakaranas ng kamatayan. Amen? Kaya may consequence, kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng makipaglaro sa Diablo kasi paglaruan lang tayo ng Diablo. Amen? Yan po, no? Kaya huwag kang magtiwala sa Diablo. Amen. Kaya mga kapatid, no? Yung mga kapatid natin ay mukha pa lang mapagkatiwalaan. Amen? Pero huwag kang magtiwala sa Diablo. Amen. Kaya lagi namin sinasabi yan, may tiwala ako sa iyo, pero sa Diablo, wala akong tiwala. Baka tuksuin ka. Amen. Basta tuksuin ka ni Satanas, tapos ka. Ay, Pastor, malakas ako. Oo. Kung malakas ka kay Samson, iwan ko lang. Si Samson, the strongest man. Pero kapatid, umina. Amen. Nawala ang kanyang lakas. Amen. Kaya hindi tayo pwede makipaglaro, kapatid. Huwag tayo makipaglaro sa Diablo. Si Samson nakipaglaro. Amen. Kaya may minsay ako dyan na inaanda, no? Ano yan? Basta mayroon akong minsay dyan para dyan. Isunod na lang. No? Kaya huwag tayong magpatukso at lumapit sa tukso. Amen. Kasi hindi tayo magamit ng Diyos pag tayo tinukso na. Amen. At mahirap maglingkod sa Diyos na hindi ka purified heart. Mahirap maglingkod sa mayroon kang daladalahin. Anong sabi ng Hebrews 12:1? Hebrews 12:1. Oo. Ang sabi ng Hebrews 12:1. Lay aside every weight. Wherefore, seeing we also compassed about so great with clouds of witnesses, lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, let us run with patience the race that set before us. Amen. Makita natin ang buhay Kristiyano ay katulad ng isang atlet. Ay tumatakbo. At ang sabi ni Paul, na sabi ng salita ng Diyos dyan, sabi ng writer, huwag kang habang tumatakbo ka, ay huwag kang magdala ng mga mabibigat. Lay aside every weight and sins, mga kasalanan, nating dalhin yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang kailangan dyan, lay aside every weight. Lay aside every weight. No, lay aside every weight. No, alisin natin yan, kapatid, ng yung mga bagay, mga kasalanan na nagpapabigat sa ating pagtutod sa Panginoon ay dapat hindi natin daladala kasi napakahirap
na may dala kang kasalanan habang ikaw ay nasa ministry, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Napakahirap, kapatid. Mahirap umawit sa Panginoon. Mahirap magbigay. Mahirap mag-soul winning. Mahirap gagawa ka sa ministry na may dala kang karga. Dapat alisin mo ang karga ng kasalanan na yan. Lay aside. Para tayo makarating doon sa finishing line. Ang sabi dyan, let us run with patience that is set before us. Patience. Amen. Patience. No. Huwag mong pansinin. Pagtiyagaan mo na magpatuloy sa Panginoon. Yeah, purify your heart. Amen. Purify your heart. No. Para tayo magamit ng Panginoon. Yan. Alisin natin yung mga bigat ng kasalanan na yan, kapatid. Iiwan natin yan sa Panginoon. Ingat natin ang tawad yan sa Panginoon. Amen. Ang sabi ng salita, 20, he that covereth sin shall not prosper. Amen. No, yung preaching ko ng Wednesday, yung isang perfume, pag napasukan ng langaw, ang buong perfume, no, masisira. Ganon din ang buhay natin, kapatid. No. Pag hinaluan natin yan ng kasalanan, hindi na tayo magamit ng Panginoon. Ang kailangan, purify your heart. Amen. Number two na. Dito pa rin tayo sa verse na ito. No. Magde-dwell. Ang sabi dyan, bukod pa sa purifying verse 21, point number two, nandito na rin. Be zealous unto honor para ikaw magagamit ng Diyos. Nandiyan ang sanctify your life. Sanctify your life. Sanctify your life. Yan. Sanctify your life. And the word sanctify your life means act of making something holy. Yan. I'm wrong spelling. No. Letter A yan. Letter A. Yan. Sanctify. Act of making something holy. Oo. Holy. Yung holy, hindi ibig sabihin, kapatid, yung hindi ka na ngumingiti. Akala ko yung holy, hindi ngumingiti. Yung masyadong formal, hindi ka tumatawa. Akala ko ganun ang holy. Sinatutunan namin ganyan, amen. Nung kami nang una nagsisimba, hindi ka pwedeng ngumiti, hindi ka pwedeng ano. Peace video. Hindi pwedeng ngumiti. Akala ko ganun, ang holy. Hindi ganun ang holy. Ang holy, ibig sabihin ng meaning ng holy, God's own. Holy Bible. Ang may-ari ng Biblia, salita ng Diyos, ay ang Diyos. Holy, katawag, Holy Bible. Holy Nation. Yan po ay bayan ng Diyos, ang Israel. Ang tawag, Holy Nation. Ay ang sanctified life, holy life, ang buhay natin, Diyos ang may-ari. Amen. We are God's own. Yan po ang sanctify na ibig sabihin. No. Na ang Diyos ay may-ari ng ating buhay. Yan ang word na sanctify. Ang synonyms niyan ay holy. Oo. It means set apart. Binukod na tayo ng Diyos para sa Kanya. Yan po ang word na holy. Oo. Holy. Ang buhay natin ay Kanya, hindi atin. Kanya. Holy. Life. Sa Kanya na ito ang ating buhay. Yan ang word na sanctify your life. No, holy. Oo. Pag Kanya ang buhay na ito, sino ang gagamit nito? Tayo. Hindi na kasi tayo ay may-ari, pagmamay-ari na ng Diyos. Amen. Oo. Pag ikaw ay ligtas, pagmamay-ari ka na ng Diyos.
Pag hindi ka ligtas, pagmamayari ka ng diablo. John 8:44. Ye are the father of the devil. Amen. Pag ikaw ligtas, tayo ay pagmamayari na ng Diyos. Amen. Kaya tawag yan, holy. Ye are holy people. Holy God. Diyos ang pagmamayari sa atin, sa ating buhay, sa buong katauhan nating kapatid. No, hindi na tayo ang may-ari, kundi ang Diyos. Ang Diyos na ang may karapatan. Kaya wala na tayong karapatan sa ating sarili. Wala na tayong karapatan sa ating buhay, kundi Diyos lang. Bakit? Kasi our life is holy, sanctified. Pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Sa Kanya na ito ang ating buhay. Amen. Saan natin matagpuan yan? Sa Kanya. In 1 Corinthians 6 verse 20. Ang isang bagay na ikaw na pagmamayari, oo, kailangan yan, bibilin mo muna ang isang bagay. Amen. Yung property natin, hindi pa tayo magmamayari dahil hindi pa natin nabayaran. Nung nabayaran natin, tayo na ang may-ari. Ganun lang kasimple. In 1 Corinthians 6:20, oo, ito ang nangyari sa ating buhay nung tayo naligtas. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Amen. Tayo ay binili na ng Diyos, kaya therefore, glorify God in your body. Use your life. Use your body. Gamitin na natin ang ating buhay, ang ating katawan sa para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, the mercy of God, that ye present your body, living sacrifice, holy, acceptable unto God. This is your reasonable service. Ano yung word ni Pablo? I beseech you therefore, brethren. I beseech you, therefore, brethren. Oo. Yung word na beseech, hindi yan nagmumura si Pablo. Siya ay nakiusap. I beseech you, therefore, brethren. Ako ay nakikiusap sa inyo. Hindi nagagalit si Pablo. Nakikiusap sa atin na ibigay niya natin ang ating buhay. Present your body. Living sacrifice. Alam mo kapatid, ang katotohanan, hindi na dapat makiusap ang Diyos sa atin. Pero si Pablo, nakikiusap sa atin na ibigay nyo na ang inyong buhay. Living sacrifice. Present your body. Living sacrifice. Buhay pa, malakas pa, malusog pa, ibigay mo na sa Panginoon. Huwag mong ibigay, huwag mong hintayin na ang katawang ito ay tabingi na ang lakad. Kalati ng katawan, patay na, at saka mo ibibigay. At sabihin mo, Pastor, ibisusuko ko na ang aking buhay sa Panginoon. Ay ano yan, kapatid, tabingi na ang lakad mo. Nung malakas ka, hindi mo mabibinigay sa Panginoon. Ngayon malakas, malakas pala, ibigay mo na. Present your body, living, buhay pa. Malakas, i-present mo na sa Diyos. Ano yung present? Ihandog mo na sa Panginoon. I-surrender mo na ang buhay mo sa Panginoon. Kailan ka pa mag-surrender kung wala ka ng lakas? Wala na. Sabi nila sa akin, Pastor, nagmamadali ka na magpunta sa misyon. Sobra ako nagmamadali kasi ako ay matanda na. Kailan ako mag-surrender ng buhay kung ako ay tagilid na? Oo. Dapat lang magpagamit ako sa Panginoon habang ako'y may lakas pa. Amen. Oo, may lakas pa. Sabi nila sa akin, Pastor, lagi ka na lang may schedule. Lunes, may schedule ka. Martes, may schedule ka. Kasi nais natin na ng Diyos tayo magamit ng Panginoon. Amen. Ibibigay natin ang lakas natin para sa Panginoon. Amen. Present your body, living sacrifice, holy, acceptable unto God. Yung katanggap-tanggap pa. Amen.
Meron kong kamag-anak, naging alo na. Pag ako mabuhay, maglilingkod ako sa Diyos. Naku po, kahit mabuhay ka, wala na. Kahit si Satanas, hindi ka tanggapin. Kahit si Satanas, hindi tanggapin. Bakit? Oh. Butot balat na eh. Amen. Eh kung si Satanas nga, hindi ka tinanggap, Diyos pa kaya? Amen. Kailan pa ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Kung butot balat ka na, meron kang kaibigan ganyan eh. Pastor, pa ako'y gumaling, isusuko ko na ang aking buhay sa Panginoon. Nung malakas yan, kapatid, oo, pag in-invite namin sa simbahan, member yan ha, kapatid yan. Oo. Pag may time na lang, Brad, Sir Bong, pag may time na lang ako makapunta, makadalo, punta ka, sir, sa church. Pag may time na lang, pag ano, makalog ako. Ayun, dinapuan ng sakit, kapatid. No, binisita ko, butot balat na. Brother Bong, pagka ako gumaling, sasama ko sa iyo. Oh, after kinuha siya ng Panginoon. Hindi siya nagamit ng Panginoon. Amen? Hindi siya na, alam mo kapatid, no? Namatay siyang bata pa, kinuha siya ng Panginoon. Hindi siya nagamit ng Panginoon ang kanyang buhay. Siguro bago man lalagutan ka ng hininga, sana binigay ko na ang aking buhay para sa Panginoon. Huwag naman ganun, kapatid. Yung naging alo ko na, at saka pa mangako ko sa Panginoon. Amen. We are bought with a price. Amen. Binili na tayo ng Diyos pag mamayaratan ng Diyos ang ating buhay. Amen. Binili na tayo ng Diyos with a price. It takes the blood of Jesus Christ para tayo bilhin sa kasalanan, tubusin sa ating kasalanan, at tayo ngayon ay naligtas, iniligtas tayo ng Diyos para magamit sa Kanyang gawain. Amen. Oo. Tayo binili na ng Diyos. Alam mo ba ang isang bagay pag binili mo, kapatid? Wala nang karapatan ang mga bagay na binili mo. Amen. Katulad ng sasakyan natin, kapatid, wala nang karapatan yan. Magreklamo. Aba, nga ba ng takbo ko? Pahinga muna. Nga baka sobra-sobra na yung mga sakay ninyo dyan. Nagkandong-kandong pa kayo. Oo. Puro pa mga malalaki ang sinama nyo. Oo. Ganon. Hindi yan namimili. Oo. Yung mga liliit lang isakay dyan ha. Hindi po pwede. Hindi, wala siyang karapatan. Reklamo. Bakit? Binili na. Nabili na. Ganon ang buhay natin, kapatid. Tayo ay binili na ng Diyos at wala na tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Ay, pagod ako, Panginoon. Marami busy ako. Wala ka ng dahilan. Hindi ka na pwede magreklamo. Ang sabi ng Panginoon, we are bought with a price. It takes the blood of Jesus Christ. Amen. Ang binigay ng Diyos mapambayad ay ang kanyang buhay until the last breath of his life, until his last drop of his blood. He paid all your sins in the cross of Calvary. Kaya ang sabi niya, it is finished. Bayad na. Ay bayad na ang ating buhay. Binayaran na ng Diyos ang ating buhay. We are holy. May-ari na ang Diyos na ang pagmamay-ari. Amen. Yan ang word na sanctified your life. Sanctify your life. Make your life holy. Para set apart mo na yan ang ating buhay. Para na yan sa Panginoon. Kaya ang ating buhay ay wala na tayong karapatan sa ating mga sarili at wala na tayong karapatan na mag-complain, magreklamo, kapatid. Bakit? Binili na tayo ng Diyos. Amen. Ang may karapatan na at Diyos sa ating buhay. Amen. At ang nais ng Diyos, ang gusto niya na gamitin kanya sa kanyang gawain, kapatid. Ang Diyos na ang may karapatan, kapatid, ang may gusto sa iyong buhay, hindi sa gusto natin. Amen? Ay kung gusto ng Diyos na ikaw ay nasa ministry, magpagamit ka na sa Diyos. Oo, kung tinawag ka sa choir. Amen?
Pastor, hindi magandang boses ko. Yan ang kailangan sa ministry. Sa gawain, sa awitin. Amen? Kasi hindi naman lahat magandang boses. Pinagsasama-sama yan. Ang mga pangit, mga katamtaman ng mga sobrang pangit. Amen? Isasama-sama mo, maging maganda na ang blending ng awitin. Huwag lang umawit ka sa banyo, kapatid. Ikaw lang makarinig yan. Awitan mo ang Diyos. Gamitin mo yung boses na yan. Amen. Kahit boses siya na parang hinihila ng yero. alam mo ba ang hinihila ng yero? Sakit sa tainga. Amen. Hindi ka makatulog. Pero pag isama-sama mo sa choir yan, aba, ang ganda ng blending. Nagsisigawan ng mga kapatid. Amen! Amen! kung wala ka, walang mag-amen. Amen! Kaya salamat sa Panginoon. Gamitin mo na yan sa Panginoon. Binigyan ka ng Diyos ng ganun, kapatid. Kaya, yan ang Diyos. Siya ang may karapatan. Kung saan kanya, pwedeng gamitin ng Diyos. Amen! Ay, kung tinawag ka, mag-preacher ka, mag-preach ka ng salita ng Diyos. Amen. I-enjoy mo na. Amen. Enjoy mo na ang ministry. Ay, maging sa pangaral. Hindi rin kayong gadali mag-preach. Amen. Mag-aaral ka pa eh. Amen. Pero enjoy mo ang preaching. Bakit? Oo. Ibigay mo ang the best para sa Panginoon. Ano natutunan ko kay Jack Hiles? Sabi niya, gusto mo makapag-preach ka ng maayos, the best sa Panginoon, at isabihin mo sa Panginoon, this is my last preaching. I will give my best. Baka next Sunday na ako makapag-preach, I will give my best sa Panginoon. Amen? Yan po, ano? Sumantalahin natin ang pagkataon. Saan ka ba tinawag ng Diyos? Amen? Magiging usher? Amen? Baka ikaw ay usher, ikaw ay mauna sa simbahan, ikaw ang huli uwi. Ganon ang usher. Hindi ikaw ang ina-usher. Amen. Kaya ang usher ay hindi late. Laging nauuna. Kung ikaw ay teacher, tinawag ng Diyos, aba, magturo ka, magpagamit ka sa Diyos. Ang kailangan, sanctify your life. Amen. Magpagamit ka sa Diyos. Isit apart mo na ang iyong buhay. Ang sabi ng 1 Peter 3:15. Ang sabi ng 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your heart. Amen. Sanctify the Lord God in your heart. Nasa puso mo ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pag nasa puso mo ang paglilingkod sa Panginoon, masaya ka kahit anong hirap sa gawain ng Panginoon, masaya ka. Masaya ka magturo ng mga bata, kapatid. Kahit hindi naliligo. Mm-mm. Pag nakita niyo mga ilong nila, labas-pasok. Naku po. Nung labas ang mga kondensada na yan, nagtitiis ka. Bakit? Naglilingkod ka sa Diyos. Hindi ka naglilingkod sa mga bata. Naglilingkod ka para sa Panginoon. Amen? Oo. Kaya yun, kapatid. Naalala namin, nung kami ay nagsusundo ng mga bata dyan sa Mabini, kapatid. Oo. Mga rugby boys yan, kapatid, dinadala namin sa simbahan, sa Manila. Oo. Pag sumakay silang lahat, kapatid, naku po. Oo. Ang hangin, hindi mo na maintindihan kung anong amoy. Amen. Pag sinasama mo, amen. Ganon. Dinadala natin yan, kapatid. Yung kasama ko, kapatid, kahit hindi naligo, dinadala. Gina, sama na. Kahit hindi naligo, sinama na. Kagigising lang. Amen. Hindi pa namumug, dinalama na. Sinama na sa church. Amen. Yan po ang ministry. Sanctified heart ang kailangan. Sanctified your life. Amen. Oo. Kasi hindi tayo pwedeng maglingkod na hindi sanctified. Ang sabi ng Luke 16, verse 13, hindi tayo pwede maglingkod na dalawa ang ating pinaglilingkuran. Luke 16:13. Tingnan natin. Ito ang tanda natin, kapatid.
Hindi pwede dalawa ang ating pinaglilingkuran. Oo. Luke 16:13. No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, else he will hold the one or despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi tayo pwede maglingkod sa dalawa, kapatid. No, sapagkat kainisan mo ang isa at ibigin ang ikalawa. At paglingkuran mo ng tapat ang isa at hamakin ang isa. Hindi nyo mapaglingkuran ng sabay. Oo. Na dalawa ang iyong master. Hindi po pwedeng ganun, kapatid. Kailangan sanctified, set apart, nakabukod na para sa Panginoon. Amen? Para ka na sa Panginoon. Ganun ang buhay natin, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. We have sanctify your life. Yung buhay natin ay sanctified na para sa Panginoon. Iisa lang ang ating buhay para sa Panginoon. Hindi pwede tayo maglingkod ng dalawa na ating pinaglilingkuran. Yan po ang sanctified life. Amen. Hindi po pwede na pag Sunday ka lang Kristiyano. Sa Lunes hanggang Sabado, hindi ka Kristiyano. Ang buhay mo, hindi na Kristiyano ang suot mo. Oo, standard ka pag Sunday. Ay Lunes hanggang Sabado, wala ka na sa standard. Under standard and over standard. Amen. Wala na. Amen. Iba na ang suot. Amen. Iba na ang suot. Pag Sunday, iba ang suot. Pag Monday. Amen. Hindi ganun, kapatid. Alam mo ba ang mga kulto? Para kung papunta kayo sa mga iglesia. Oo. Ang mga babae. Oo. Naka-standard. Akala mo Baptist. Oo. Sa mga Jehovah, mga Mormons, naka-standard sila, kapatid. Oo. Ay, mga Baptist, pag Lunes, iba na ang standard. Hindi pwedeng ganon, kapatid. No. Pag Lunes, pag Linggo, aba, mga awiting makalangit. Pag Monday, mga worldly song na. Hindi pwedeng ganon, kapatid. Oo. Hindi tayo pwedeng dalawa ang ating mukha, dalawa ang ating pinaglingkuran, kapatid. Oo. Pag Sunday, sanmig ka. Kape. Sa Lunes, sanmig light ka. Sanmig light ka na. Hindi pwedeng ganon, kapatid. Oo. Kaya dapat sanctified life. Hindi tayo pwedeng magkukunwari sa Panginoon. Mahirap na dalawa ang mukha natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ba't sabihin nila sa atin, di ba choir yan? Bakit ganyan ang suot niyan? Oo. Di ba ano yan, sa ministry yan, bakit ganyan magsalita yan? Parang hindi Kristiyano, naku po, hindi tayo pwede magamit ng Panginoon. What we need is sanctified life. Amen. Sanctify your life, mga kapatid, para tayo kagamit-gamit sa Panginoon. Amen. Hindi tayo katulad ng balimbing. Amen. Yung balimbing, kahit saan pwede. Amen. Kahit saan side pwede, balimbing pa rin. Pero kapatid, sa Kristiyano, hindi po pwede. No. Ang sabi ng Biblia, para magamit ka to honor God, sanctified, sabi ng ating binasa, sa ating text kanina, sanctified your life. Amen. And last, number three. No, number three. Okay, may time pa tayo. Number three. Balik tayo doon sa Timothy. 2:20. Ang sabi dyan, meet for the master's use and prepare unto every good work. Prepare. Oh. The word prepare means fortify your faith. Fortify your faith. Prepare yourself. Nakahanda ka magpagamit sa Panginoon. You must be fortify your faith. Oh. Kaya ano ko yan ng mga dulo. Purify, para dali nyo maintindihan, ma-memorize pag-uwi ninyo. Sanctify and fortify equals master's use.
Magamit ka ng Diyos. Amen? Fortify, ibig sabihin, strengthen, nakaanda ka, magpagamit sa Panginoon. Ang sabi niya, prepare unto every good work. Naka-prepare ka. You are already always, amen, na magamit ng Panginoon. You are always prepared. Ang sabi ng 1 Peter 3.15. Ano sabi niya? 1 Peter 3.15. Kasunod niya ng sanctify. Ano? You are ready. Oh. Be ready always to give answer to every man in 1 Peter 3.15. Nandoon ang pinaka-last phrase niyan. No? Always be ready always to give answer to every man. No? Maging handa po tayo para tugunan ang gawain ng Panginoon. You need to fortify your faith. It means gusto natin magamit ng Panginoon. We need to fortify your faith. Means strengthen your faith. Build your faith in the most holy faith in Jude 20. Amen? Fortify, yan po. Ang ibig sabihin ng fortify, you are prepared. Oh, prepared ka. Kailangan ka sa gawain ng Panginoon. Ready ka. Kailangan ng tagapagturo. Ready ka. Kasi purified ka na eh. Sanctified ka. Kaya you need to strengthen, fortify your faith para ikaw maging handa sa gawain ng Panginoon. Oh, kailangan ang gawain ng Diyos ng tagapagturo. Nariyan ka. Nakahanda. Oh, nakahanda ka. Kailangan magpipres, nandyan ka, nakahanda. Kailangan ng song leader, soul winner, nandyan ka, nakahanda. Yan po ang word na fortify. Amen? Fortify means strengthen your faith in God. Maging matibay ka sa iyong pananampalataya. Amen? Hindi po pwede yung hindi matibay. Kailangan ay matibay ka. Amen? You are prepared. You are strengthened. Yan po ang meaning ng fortify. Prepared for the master's use. Yan ang word na fortify. You are prepared unto all good works. You are prepared spiritually. Amen. You are prepared spiritually. Ay, spiritual ka. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, ay hindi mo na ako ngayon mag-minister kasi hindi ako worthy. Hindi dapat, kailangan prepared ka spiritually. Prepared ka mentally. Strengthen ka mentally. Amen. Oo, mentally. Hindi yung minsan ay nasasapian ka ng ibang espiritu. Hindi ganon, kapatid. Hindi tayo magamit ng Diyos. You are prepared mentally. Kaya nga sabi ng sarili niyo, be sober, be vigilant. Anong be sober? Maging maayos ang ating pag-iisip. Prepared mentally. Ano ba si Satanas? Diyan, laglaro sa ating kaisipan mentally. Amen? Oo. Kaya nga gusto niya lagi kang ma-stress, lagi kang mag-worry para maiba ang espiritu mo sa ministry. Kaya nga na mentally, nakahanda ka, kapatid. Be vigilant ka. Be prepared emotionally. Amen? Emotionally. Oo. You are fortified. Strengthen ka emotionally. Strengthen your faith emotionally. Amen? Hindi ka madali magtampo. Hindi ka madali ma-offend. Amen? Oo. Na matampuhin. Hindi po pwede sa gawain ang matampuhin. Balat, sibuyas. Oo. Masagi lang ang preaching. Hindi na babalik mamayang hapon. Amen? Hindi dapat ganun, kapatid. Oo, hindi tayo dapat matampuhin. Mapagalitan lang. Na-open ka na. Hindi mo na matanggap ang pagkakamali. Dapat marunong din tayo tumanggap ng pagkakamali. Amen. Hindi tayo dapat ma-open. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, we are strong
physically, emotionally. Amen. Yan po, no? Pagtibayin natin ang ating sarili. Yan po ang fortify. Amen. Physically, no? We are prepared. Fortify yourself physically. Physically fit ka. Hindi pwedeng sakitin ka. Amen. No, yung katawang ito ay templo ng Diyos. Kaya wag nating lagyan ito ng mga basura. Wag nating lagyan ng alak, sigarilyo, drugs, ano man yan kapatid, na nakakasira ng katawan. Why? Ito ay templo na ng Diyos, pangmamayari ng Diyos. Ang kailangan dito ay fortify your faith. Strengthen natin ang ating pananampalataya. Strengthen natin physically, spiritually, emotionally, physically, kapatid. Para ano? Para magamit tayo ng Diyos. Yan word na fortify. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya para tayo magamit ng Panginoon. Ayun word na fortify. Makita natin yan sa Nahum 2 verse 1. Nahum. Nahum chapter 2 verse 1. Yung word na fortify. Mahalaga po ang word na fortify sa ating paglilingkod sa Panginoon. Oo. Oo. Kasi kung mahina ka, spiritually weak ka, mentally weak ka, emotionally ka, emotional ka palagi. Oo. Hindi po pwede, kapatid, sa gawain ng Panginoon. Amen. Oo. Sa Nahum chapter 2 verse 1. Nahum. Oo. Sa Tagalog, Nahum. Nahum 2:1, tingnan nyo. Akala niyo yung word na fortify, wala sa Bible. Ibig sabihin ng fortify, strengthen your faith. Ang sabi dyan, he that dasheth in pieces come you before. The face, keep the munition, watch the way, make the light. Thy low and strong, fortify thy power mightily. Yan ang word ng fortify. Ay, sa ano mo na? Verse 1. Fortify thyself. Bakit? Nahum 2:1. Nahum chapter 1, 2 verse 1. Yan. Tingnan ninyo. He that shall dash his head in pieces and come you before your face, keep the communion. What's the way? Make, tingnan mo, make thy loins strong. Fortify thy power mightily. Amen. Ito po ang sinabi ni Nahum sa Judah. Ang sabi niya, maghanda kayo. Oh, maghanda kayo dahil parating na. Magsalakayin na kayo ng kaaway. Magpagbantay-bantayan ninyo ang mga daan at maging pagtibayin ninyo ang iyong pananampalataya. Fortify thy power mightily. Yan. Yan po. Lulusob. Kasi dito sa panahon ni Nahum, lulusob na ang Assyria. Kaya nga sabi ni Nahum sa mga Juda, ihanda ninyo ang inyong sarili para lumaban, harapin ninyo ang kaaway. We need to fortify our faith. Kasi may kaaway. Kaya nga sabi niya, ihanda niyo na ang lahat ng buong pwersa, buong lakas, bantayan ninyo ang kaaway para hindi makapasok. Harapin ninyo yan ng may matibay. Kaya, fortify our faith in God. Yan po sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Mayroon tayong kaaway. Kaya dapat tayo maging matibay, maging malakas. Hindi tayo maging mahina, madali magtampo. Hindi pa pwedeng ganon, kapatid. Sa gawain ng Diyos. Amen. Kasi may kaaway tayo, kapatid. I-open ka ng kaaway. Tapos na, hindi ka na magamit ng Panginoon. Kaya sabi niya, fortify thy power mightily. Ubusin mo na ang kapangyarihan lahat with all mightily. Pagtibayin, palakasin ninyo ang inyong pananampalataya. Yan ang sinasabi niya. Kasi
lulusob ang Asiria, ang kaaway, ang Asiria. Yan po si Satanas sa panahon natin ngayon, kapatid. Tandaan natin, harapin natin ang kaaway na mayroon kalakasan. Nakahanda tayo, kapatid. Amen. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, be strong in the power of thy might. Amen. Kasi may kaaway tayo. Kaya nga sabi niya, what's the way maging mapagbantay po tayo? Ang sabi ng 1 Peter 5:8, be severe, be vigilant, because the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Amen. Kaya dapat tayo maging malakas. Kasi maging matibay, be sober. Ano yan? Maging maayos ang ating pag-iisip. Prepared mentally. Prepared prayerfully. Watch. Be sober. Be vigilant. Yan po ang prayer. Kapatid, mapagbantay tayo. Because the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya nga kailangan i-strengthen natin ating pananampalataya kasi nandyan ang kaaway si Satanas na nakahanda na tayong atakihin, kapatid. Roaring lion seeking whom he may devour, to destroy, to devour, to divide. Amen. Ay kung mahina ka, kapatid, alam ba si Satanas ang tinatarget niya? Titirain ka, i-discourage ka. Amen. To devour, to discourage, to disappoint, to depress. Yan po ang nais ng diablo. Kaya mapagbantay tayo. Si tatargetin tayo, i-discourage ka, ipahinain ka. Oo. Sino ang tinatarget ni Satanas? Yung mga hindi nakahanda. Hindi prepared sa laban. Sino ang tinatarget ni Satanas? Yung mga hindi nagsisimba. Yan po, kapatid. Oo. Pag may problema ka, simba ka. Kasi pag hindi ka nakasimba, atakihin ka ni Satanas sa bahay. Amen. Inaabangan ka ni Satanas sa bahay. Kasi nahirapan siya pag inatake niya dito sa simbahan. Amen. Nahirapan siya eh. Nandito po ang salita ng Diyos. The Word of God is our sword. Amen. Kaya saan ang tinatarget niya? Yung mga hindi nagsisimba. Yung mga hindi bumabalik sa hapon. Yung mga wala sa prayer meeting, mga hindi nagbabasa ng Biblia, mga hindi nagsusoul winning, mga hindi nagbibigay. Amen. Mga hindi nag-offering, na-open, mga open-dead sa giving, yan. Yan po. Oo. Na-open. Oo. Pag nag-priest ka ng Malakay, nag-open. Amen. Kawawa naman si Malakay. Amen. Oo. Ano ba yan sa simbahan? Puro na lang pera pinag-usapan. Na-open, hindi na babalik. Lagi na lang may commitment. Tandaan natin, kapatid, pag mumunta ka sa palingki, anong pinag-usapan? May dala kang pera. Amen. Punta ka sa Jalibi, hindi pwede wala kang pera. May dala kang pera. Magkano yan? Yung 1-2-3 trip niyan. Oo. Punta ka sa SM, naghahanap ka, ano ang dala mo? Pera. Amen. Saan ka pa pumupunta? Kahit saan ka man pupunta, may pera ang pinag-usapan. Ay bakit sa church, pag pera ang pinag-usapan, na-open ka? Ay sa SM, hindi ka naman na-open. Sa grocery, hindi ka naman na-open. Pag sa church, na-open ka, kawawa naman si Brother Malakay. Sabi ni Brother Malakay sa langit, kawawan ako palagi. No? Lagi na-open si kapatid yan. Amen. Kaya mga kapatid, no? Kaya sabi ng Chinese, sa kay Malakay, malache, malache. Pag Tagalog, malake, malake. Amen. Kaya sabi ni Malakay, dapat malake. kapatid, no? Huwag nating kuriputan ang Diyos. Si ang Diyos, hindi kuriput. Hindi siya basta nagbibigay-bigay lang. Pag ang Diyos, give and it shall be given. Pag ibigay mo, good measure, tamang sukat, ang ibigay niya, shaken together, siksik. Pag nabigay ka ng siksik, ang ibibigay ng Diyos, ililiglig niya.
Pagliglig, siksik ang ibibigay mo sa Panginoon. Paapawin niya, kapatid, ang sabi niyan sa Luke 6:38, running over. Kaya hindi tayo ma-open sa Diyos. Amen. Kasi gusto ng Diyos, pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Kasi mayaman ang Diyos eh. Siya ang may-ari ng lahat. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Lahat po yan. Sa Proverbs 24 verse 1, lahat po yan. Earth is mine. Saan ang atin? Wala. Amen. Kaya whatever we possess today, belongs yan sa Panginoon. Amen. Gamitin natin yan sa Panginoon. Amen. Hindi natin we cannot outgive God. Hindi natin pwede malampasan ang Panginoon. Amen. Panagbigay ka ng pala, ang ibigay ng Diyos ay ng kutsara, pala na. Amen. Pag nagbigay ka ng pala, anong sunod? Nahirapan, Sister Lolit. Anong kasunod sa pala? Amen. Oo. Help na. Amen. Oo. Ganun ang Diyos, kapatid. Hindi kasi siya papayag na ang giving natin, parehas lang sa Kanya. Hindi siya papayag. Diyos ako eh. Amen. Oo. Ang Diyos ay hindi siya papayag, kapatid. Kaya, mga kapatid, ang nais ng Diyos, strengthen your faith. Amen. Kasi may kaaway tayo, kapatid. Kasi kung hindi tayo malakas, naku po, tawanan tayo ng Diablo. Nehemiah chapter 4, last verse natin. Nehemiah chapter 4. Alam ba si Nehemiah, nung itinayo nila ang wall, nandiyan ang kaaway, si Sambalat. No, anong sabi ni Sambalat? Tingnan ninyo dyan sa verse na yan. Ecclesiastes chapter 4, verse 2. Nehemiah chapter 4, verse 2. Sige. Ilagay nyo rin sa screen. Nehemiah 4, verse 2. Oh. Nung tinayo, yan, and they speak before his brethren, an army of Samaria, and he said, what do the people choose? Amen. What do these people choose? Ano ang ginagawa ng mga ano na to? Mga peoples. Ano yung peoples? Oo. Anong mga sa Tagalog yan? Ano bang ginagawa nito? Oo. Ng mga Hudyo na ito. They fortify themselves. Amen. Matibay ba yan? Yan sabi niya. Oo. Matibay ba yan ang ginagawa nila? Ang kanilang sakripisyo na yan? Alam mo dyan si Satanas, kapatid. Satan question our service to the Lord. Amen. Nandyan si Sanbalat. Nagpipicture kay Satanas, kapatid. Laging nagtatanong, hanggang kailan ka kaya dyan sa simbahang yan? Oh, titibay ka kaya? Oh, kaya mo kaya ang preaching dyan? Makangiti kaya pa uwi pag narinig mong preaching dyan? Will they fortify themselves? Matibay ka kaya dyan? Matibay kaya ang puso mo dyan? Ang sabi dyan, will they revive stones out of heaps of the rubbish which can burn? Amen. Ang sabi niya, baka madaanan lang ng uso yan, sabi niya kay Nehemiah. Baka madaanan lang ng uso ang tinatayo-tayo ninyo na wall niya yan ng Jerusalem. Baka pag dinaanan ng uso yan, babagsak lahat yan. Oo, ganon si Satanas, kapatid. Kaya kailangan, sabi rito, fortify themselves. Oo, pagtibayin natin ang ating mga sarili. Huwag tayong papayag, kapatid. Nahamunin lang tayo basta-basta ni Satanas. Amen. Makita natin, kapatid. They build the wall within 52 days. Bagamat yan si Satanas, kapatid. Kaya, mga kapatid, maging matibay lang tayo. Tipay, pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Oo, kapatid. You are discouraged today. Pagtibayin mo lang, fortify your faith. Strengthen your faith pa sa Panginoon, kapatid. Sinusubukan ka lang ang ating pananampalataya. Amen.
Sinusubukan lang ating pananampalataya. Kung kaya mo pa, yan, sumuko ka na, mag-quit ka na. Oo, walang mangyari sa yan. Oo, huwag ka dyan lagi simbahan. Wala kang future dyan. Mayroon kong ganyan. Mga anak, huwag kayong magano dyan. Sa simbahan yan, huwag kayo palagi dyan. Walang future dyan. Hindi nagsimbang anak. Nako, ngayon, pariwaraan ang mga anak kapatid. Nandoon na sa kasalanan. Gusto ka sinasanas, lumayo ka sa Panginoon. Lumayo ka first para ma-discourage ka, para manghina ka. Para ano? Para hindi ka na magamit ng Panginoon. Amen. Paralyze ka na. Amen. What you need is fortify your faith. Strengthen your faith. Magpatuloy ka lang, kapatid. Kahit ikaw ay discouraged, may pagsubok, magpatuloy ka lang, kapatid. Fortify your faith. Strengthen your faith. Build your faith in the most holy faith. No? Build mo yan. No? Paano natin mabuild yan? Kahit may pagsubok, magpatuloy ka lang sa pananambahan. Kahit wala ka ng pamasahe, sige lang, patuloy ka lang. Oo. Patuloy ka lang sa prayer meeting. Patuloy ka lang sa soul winning. Patuloy ka lang sa pagbibigay. That's the way we strengthen our faith. That's the word, fortify our faith. Amen. Yan po, get ready for the master use. What we need is purify your heart. Number two, sanctify your life. Number three, fortify your faith. Strengthen your faith. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for a great message this morning para kami magamit ninyo, Panginoon. May mga bagay na kami kailangan ihanda sa aming buhay to get ready for master's use, Panginoon. We need to purify our heart, our life, our faith, fortify our faith, Panginoon. Sige po, abang tinutugtog at panyaya, saan man area ng mensahe na ito, ng mga puntos na ito, ang Diyos nangusap sa atin na nais mong gamitin pa ng Panginoon. Sige po. Dumating sa ating buhay na wala na ang purity, sanctity ng ating buhay. Ba hindi mo lapit sa Panginoon? Lord, God is a God of second chance. The just fall it 7 times, He rise it again. Sige po, pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Sige po. Sa aming mga nasa live stream, sige po, just kneel down where you are. Saan man ang usap ang Diyos sa iyong sa mensahe na ito, lumuhod ka sa Diyos at kausapin ng Panginoon. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi patiyak ang langit at pinulanggan, at kinausap ka ng Diyos, hindi mo tiyak dahil ikaw ay patungo sa impyerno, aminin natin na tayo isang makasalat at tayo sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. At tumawag tayo sa Panginoon sa Kristo, tanggapin natin siya sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas at may kasamang pagsisisi, at tanggapin natin siya ngayong araw na ito. Now today is the day of salvation. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan, hindi mo tiyak ang langit, dahil hindi ka lumuhod sa Diyos at manalangin, tanggapin mo siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa aming mga kapatid, disappointed ka, may problema ka, discouraged ka ngayon, sige po, ilapit mo yun sa Panginoon. Strengthen your faith, fortify your faith, palakasin mo pa yan, build your faith in the most holy faith. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Ang nais ng Panginoon, gamitin ang ating buhay. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Ang buhay natin na ito ay hindi natin. Binili na ito ng Diyos. Ang Diyos na ang magpasya kung ano ang nais niya mangyari sa ating buhay. Bakit hindi ka gumawa ng commitment ngayon? Sabi ng Lord, I'm willing to serve Thee. Sige po, gamitin mo ang aking buhay. Surrender ko ang buhay ko sa Panginoon. Sige po, ibigay mo sa Panginoon yan, kapatid. Kasi kung hindi may ibigay yan, ay sino ang gagamit niyan kung hindi ang Panginoon? Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Ano man aspect ng buhay mo ngayon, what is in your heart this morning, give it to the Lord, casting all your care upon Him, for He cared for you. Cast all your burden upon Him, and He shall sustain thee. He shall not suffer the righteous to be moved. Sige po, kausapin natin ang Panginoon saglit.
dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you God for your great message this morning. Thank you for the wisdom and power, guidance. Holy Spirit of God, thank you. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, kneeling down to you, talking to you, making commitments, surrender their life, O God. Ikaw po ang nakakalam sa aming mga kapatid, Panginoon. Saan man aspeto ng inyong mga salita, kinausap sila, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang commitment sa inyo ngayong umaga. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita. Salamat din, O Diyos, sa mga kasama namin ngayon sa live stream. O Diyos, pagpalain mo po ang mga anak ninyong lumapit. Maraming salamat, O Diyos. Thank you for great revival this morning. And salamat, O Diyos, sa lahat na ginawa ninyo sa aming buhay. Maraming salamat. At ibabalik ko po ang lahat ng papuri sa inyo lang pasalamat at kaluwartian ngayong maga. Ang lahat ito aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. I hope you learn something today. Amen. Get ready for Master's use. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Kaya, pwede pa tayong magamit ng Panginoon. Amen. Meron pang pagkataon, magpagamit tayo sa Panginoon. Remember the Creator in the days of the youth. Bigyan natin ang ating lakas pa sa Panginoon. Alright, tawagin na po natin ating usher. Amen. Tayo po ay manalangin para sa ating pagkakaloob. Dakila naming Diyos, Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord God, sa mga mensahe, Panginoon, na aming napakinggan. At I pray, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na ito ay aming masapuso, masabuhay, Panginoon. Help us, Panginoon, na maging malinis na sisidlan, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan na siyang naging hadlang, Panginoon, na upang kami ay ma-discourage, hindi magamit, Panginoon, sa iyong mga ministry, Panginoon. But Lord, salamat sa mga reminders sa mensaheng ito, Panginoon, na tinulungan niyo po kami, Panginoon, na paano po para maging magamit, Panginoon, sa inyong mga ministry. And I pray, Panginoon, this morning, palakasin niyo pa po kami, Panginoon, strengthen our faith, O God. And I pray, O God, na tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na po sa aming pananampalataya. And I pray, Panginoon, sa aming pagbibigay, and bigyan niyo po kami, Lord God, ng cheerful heart, Panginoon. Kami po ay masaya sa pagbibigay, to honor you, Panginoon, at amin po ibalik ang lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na yung binigay po sa amin. I pray, Panginoon, tuturuan niyo rin po kami, Lord God, sa tamang pagbibigay. Kayo lang po ang madakila at mapuri, Panginoon. At I pray sa mga kapatiran, ibuhos niyo po ang mga pagpapala, Panginoon, sa mga magbibigay. At sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon, bigyan niyo po sila mga blessings, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po. Salamat po sa kaligtasan na yung binigay po sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
God bless us again. Praise the Lord. Salamat po. Ang ating attendance ngayon ay dyan, dito po sa ating main 39, dito po sa building 2, 26, sa building 3, 22. Anim yung toddlers, saka 16 ang children's department. 100 attendance natin ngayon. Praise the Lord. Amen. Okay, salamat sa Diyos. Amen. Amen. Medyo masikip lang ating lugar. Pag-pray po natin, bigyan po tayo ng Diyos na malaki. Amen. Alright, salamat sa Diyos. At don't forget our evening service mamaya. Ano? And God, something to you this morning again, this evening. And mayroong dakilang mensahe muli ang Diyos mamaya. At babalik kayo muli sa hapon. Amen. Praise God. No, Sunday evening is still Sunday. Amen. Tayo po ay umawit. At bago ang ating closing prayer. Amen. Tayo po yung muling tumayo at tayo po yung mawit. Hymnal number 262, There is Joy in Serving Jesus. Amen. At bawat isa sa atin ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. Amen. On the first verse, ready, sing. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that is the heart. Joy, joy, joy that never shall depart. There's joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Fills my soul with heaven's music till I join the glad refrain. Amen. Smile now. In my heart, every moment, every hour, as a joy upon his part, there's joy, joy, joy that never shall depart. Last stanza, there's joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the word. Secret, and I'm walking in the light.
is far. There is joy, joy, joy that never shall depart. Yan din si Brother Jokas. Close tayo sa panalangin. Okay, tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa linggo na ito, Panginoon, na muli ay nabigyan po namin kayo ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa pamamagitan ng awitan, Panginoon, pakikinig ng inyong salita. Salamat sa mensahe po na aming narinig. At Lord, please, nawa, Panginoon, ay kami po ay patuloy na magpagabay po sa inyo, Banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, ay matutunan po namin na lumayo sa inyo pong kalooban, Panginoon. At lalo pa po namin matutunan maging malapit sa inyo, Panginoon. At sa ngayon, Panginoon, sa pansamantalang paghiwa-hiwalay ng bawat isa, ang hinihingi ko po ang pag-iingat po ninyo, Banal na Espiritu, sa bawat isa, sa mga uwi, Panginoon, sa mga magdadrive, sa mga kasabayan, Panginoon, at maging safe, Panginoon, ang pag-uwi sa bawat tahanan, Panginoon. And then gayon din, Panginoon, na mamayang hapon, mamayang gabi ay makabalik po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay sama-sama po muli namin kayong purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po muli sa araw na ito, Panginoon. Lahat po ng papuri at pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.